Kamusta po kayo? Once again, this is Ron Herrera and welcome to my YouTube channel. So, for today video po, pag-uusapan natin yung mga ibang papel or requirements na pwedeng kunin dito sa Paris, France kapag bago ka. Like, bago kang dating, dito ka na magtatrabaho, na kailangan natin sa pang-araw-araw natin. So, congratulations to me. Yay, nakakuha na po ako ng bangko. Nakapag-open na po ako ng bank. Dumating na po. Ito po. Ang bangko ko po is LCL ang pangalan niya. So, ayan po siya. Tapos, ito din po yung isang papers. Actually, dalawa to. Unang dumating tong code para sa online application. Tapos, kanina lang pumunta kami ng bangko. Kasi in-apply namin to February, mga end of February, 27 or 28. Tapos kanina lang namin siya nakuha. So, ito yung itsura ng card, papakita ko. So, ito siya. Ito yung card. Ayan siya. Ayan po yung card ng LCL. Thanks God. So, sa tulong po nung kabayan, kaya nakakuha kami ng card. So, guys, ang requirements sa card, yung requirements namin ha, kasi hindi ko alam yung iba eh. Requirements sa card, yung passport, valid visa, kasi yung visa namin is EDF pa. And then, EDF, yung sa nakatira. Attestation ang pangalan sa akin. So, parang letter siya from the owner of the house, yung nakapangalan sa kanya yung bahay. So siya yung gagawa ng attestation at passport copy niya. Tsaka yung ID na parang bill sa bahay. Yun po yung mga requirements para makakuha ng card at passport copy. Siyempre, original na passport. Tapos, punta ka sa mga nire-recommend na bangko ng mga kabayan, LCL, Society General, at iba pa kapag baguhan ka dito sa Paris. Kailangan mo ng bangko kasi yung ibang employer, ayaw nila magpasahod ng cash. Gusto nila bank-to-bank ang process ng sahod mo. So, pwede yung iba napapakiusapan naman, nagpapasahod sila ng cash, pero gusto nila, mas gusto nila yung card kasi dito, puro card ang gamit ng mga tao. Bihira silang gumamit ng cash. So, yun po, nakapag-open na ng bangko or card dito. Bangko dito sa Paris, France. So, congratulations. And then, nakapag-parenew na din po kami ng passport sa Philippine Embassy dito sa Paris, France. Sa malapit siya sa La Muette Station, Line 9. Or Ranegle Station. Ranegle o Ranegla. Basta, pwede ka sa La Muette, pwede ka sa next station after La Muette, Ranegla. Pwede mo siyang lakarin, siguro 5 to 7 minutes walk lang, nasa Philippine Embassy ka na. So, yung pag-process po ng booking appointment sa Philippine Embassy, kung anong oras ka, yun ang sinusundan nila. Base sa experience namin kahapon. Kasi yung kasama ko, 2 PM ang schedule niya. Ako, 3:15 PM. So, pinapasok siya ng 2 PM. Yung sa akin, hindi, ayaw nila. Gusto nila kung anong time. 15 minutes before, pwede ka nang papasukin. So, may security doon, may kabayan na security. Siya yung nag-check ng mga pangalan sa mga appointment. Tanong kung anong oras mo at kung pwede ka nang pumasok. Tapos, magbibigay siya ng instruction na lakad ka lang doon, antay ka sa 10. Tapos, yun na. Nandun na. Madali lang yung process ng pagre-renew ng passport. 15 minutes lang. 15 to 20 minutes. Tapos, basta, ano lang, 54 euro. May change naman sila no, so far hindi sila kumukuha ng exact amount. Baka pwede kayong magdala yung mga 100 below na pera or exact amount para hindi na mahirapan sinakabayan. So mabilis lang yung process.
Tapos, kung gusto mong ma-deliver yung card mo, passport mo sa bahay, kailangan mo daw magdala ng brown envelope na, hindi ko alam yung pangalan nun eh. Basta brown envelope siya na pwede mo ipa-deliver na lang sa bahay or pick-upin mo na lang doon at dalhin lang yung resibo. Okay po. So, eto po, nakakuha kami ng white card. Ayun po. Ayun yung white card. Nakukuha siya sa Philippine Embassy. Valid for 2 years siya. So, ang white card, ang parang ang papel nito sa buhay mo, pwede kang mag-travel inside Paris na ito lang yung dala mo. Kasi maraming kabayan natin na nawawala yung passport nila, nananakawan, kasi maraming magnanakaw sa tren dito sa Paris, France. Kaya ingat-ingat po tayo, lalo na yung mga personal natin. Lalo na passport, napaka-importante nun. Siyempre, wallet din natin, tsaka mga ibang ID or bitbit nating documents. Kasi kapag bago ka, siyempre, halos gusto mo, dala mo lahat ng papers mo sa bag mo. Kasi nga, natatakot ka baka may checking, mahulihan ka, or may itanong sa'yo. At least, ready kang i-provide lahat. Ang advice po ng mga kabayan natin dito, huwag po tayong magdadala ng original passport sa bag natin. Kasi, mahirap po daw kapag nanakaw yung bag mo, nabutasan yung bag mo, nanakawan ka, na hindi mo alam, minsan kasama yung passport na nawawala. Siyempre, hindi natin alam kung paano sila nakakadukot sa mga bag natin, pero magagaling po yung ibang manduro dito. Mga grupo din po sila, hindi lang sa Pilipinas, pati din dito sa Paris. Kasi masikip pa yung metro nila dito, matao, tapos marami talagang magnanakaw. Lalo na banda sa mga dulo ng mga istasyon ng Paris, papunta na ng France. So, ang papel po ng white card galing sa Philippine Embassy natin, pwede mong dalhin to na katunayan dumating ka ng France at nasa France ka. Kahit hindi mo nabitbitin yung passport mo araw-araw. So, may stamp din po yan ng embahada natin. At dito po, sa may picture. So, requirements po nito, bago kayo makakuha, kailangan nyo din magpa-appointment sa Philippine Embassy. Search nyo na lang po sa Google. At may mga requirements po na kailangan dalhin. Passport copy, EDF sa bahay, atestasyon sa bahay, at yung passport copy nung nakapangalan sa bahay. Tsaka 2 pieces, 2x2 picture po. Wala pong bayad, libre po. At mabilis lang po yung process niya. Parang community card mo pa as a Pilipino, nandito yung address mo, birthday mo, address mo sa Pilipinas, at kung kailan siya na-issue at ma-expired. So, marami pong kumukuha nito sa ngayon. Para sa mga Pilipino na walang papel din. Ako meron pa. May expired pa lang dito po. Kinukuha to ng mga Pilipino karamihan ngayon para ito na lang yung bitbit nila at hindi na sila nagdadala ng passport kasi yung passport napaka-importante at wag dapat mawala yon. So, yun muna po yung pag-uusapan natin. So, ibigay ko lang din po pala yung information sa yung mga talagang willing mag lumipat ng France. Kung excuse, kung babae ka, okay lang. Maraming opportunity para sa babae sa trabaho dito. Pero kung lalaki ka, may opportunity naman kaso mahirap talagang maganap ng trabaho para sa lalaki. So, idagdag ko muna to, tapos ipapalaw natin kung magkano kayang sahurin ng bagong dating dito sa France. Okay po, so for today video muna sa passport renewal tayo at sa white card pa galing sa embassy at yung bangko. Sa bangko medyo hirap i-process kasi marami, hindi yung basta mag-open ka na lang eh. Marami pang kailangan hintayin. Una, dadating yung parang code sa online application. Pangalawa, makukuha mo yung card mo.
Pangatlo, may darating pa na PIN code para sa, hindi siya sabay-sabay. Parang paano-ano siya. Pasulpot-sulpot yung dating ng mga ano. Hindi katulad sa atin, all in, nandyan na lahat. PIN code, activation, on, madali lang. Dito parang ako, parang nahihirapan ako. Sa Poland, napakadali lang eh. Dito, mahirap. Kasi, nanonood na ako sa YouTube, wala pransi lahat eh. Hindi pa ako marunong magpransi eh. So, yun muna guys, until sa susunod na video. Salamat po. Bye-bye.